Nandito po ulit ako sa inyong harapan para gumawa po ng another tutorial na naman po para sa mga newbie na katulad ko at sa mga baguhan pong YouTuber dyan na hindi pa nila alam kung paano makita ang kanilang mga WH at yung monetization, guys, kung nasaan. So, abangan nyo, guys, at ito na. Hindi ko na patatagalin to. Salamat. At kung bago pala kayo sa YouTube channel po, huwag yung kalimutan mag-like and subscribe. Pindutin nyo rin yung notification bell para update nyo sa lahat ng bagong upload. Tara, guys! Guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano malaman at saan makikita ang inyong mga WH. At para malaman nyo din kung may CPR kayo sa mga ginawa nyong content. Gamit lang ang inyong cellphone. Una, ayan guys, nandito tayo sa aking screen. Una, punta po tayo sa Google Chrome. Ayan, sa Google Chrome. Pag punta natin sa Google Chrome, click nyo lang. Punta kayo sa searching. Ayan, i-type nyo lang ang www.youtube.com. So, ayan. Ayan. Ayan, pag lumabas na yung profile nyo, click nyo yung profile nyo. Ayan, click ko yung profile. So, ayan. At pagkatapos, i-click nyo ulit ang inyong mga YouTube Studio. Ayan, YouTube Studio. Ayan. Para po ito sa mga newbie na YouTuber. Dagdag kalaman po. Oh my tayo. God! Wow! Dito sa pangalawa, sa dashboard, tapos pangalawa, yung pangalawa, baba ng dashboard, ayan, dyan nyo makikita kung may copyright claim kayo sa mga ginawa nyong video, at dyan nyo rin makikita pag nagla-live kayo, ayan, click nyo lang yan, kung mayroon kayong live, so wala pa ako dyan, kasi bago pa lang yung ginawa ko yan, ang ginamit ko actually yung aking second account, guys, para hindi nyo makita, so ayan, pero ang subject talaga natin dito, guys, ay kung paano makikita ang inyo, mga WH. So, ayan. Nakikita nyo ba yung dollar sign? Ayan, yung dollar sign, guys. Click nyo yung dollar sign. Ayan. Yan ang monetization, guys. Diyan yung makikita. Diyan yung makikita kung ilan na ang inyong mga WH. Ayan, total may 5 hours na ako dito. Babago pa lang kasi to. At so yun lang, guys. At kung may mga tanongan kayo, i-comment nyo lang sa comment section sa baba, at lahat ng mga tanongan nyo ay pipilitin kong sagutin. Sa susunod naman natin gagawing tutorial, malamang hindi nyo pakilala si Algorithm. Siya yung nag-arrange ng mga ginagawa niyong content. So, yun ang sunod natin gagawin tutorial kung paano ko ipakilala sa inyo si Algorithm. At tuturuan ko din kayo na set ang settings niyo sa mga YT Studio niyo. Pag-uusapan din natin kung paano gawin ang mga category sa inyong mga YT Studio para maging searchable ang inyong mga channel. So yun, guys, masyado nang mahaba. Salamat sa inyong panonood. Nakatulong ako sa inyo, mga baguhan dyan na YouTuber, mga newbie. Salamat po sa inyo lahat. God bless.